guys! Welcome back to my channel. At kung bago ka rito, hayaan nyo muna magpakilala ko. My name is Jonah at bago natin simulan ang lahat, mag-subscribe ka muna dyan sa baba at huwag na huwag mo rin kalimutan itap yung bell button para ma-notified ka sa mga videos ko pang i-upload. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Magbibigay ako ng 10 signs kung paano mo malalaman na seryoso o mahal ka ng ka-LDR mo. Kasi alam naman natin na ang hirap humanap ng the right one, di ba? Kung minsan nga, ang hirap ng kilatisin ng lalaki na kasama mo na o kahit kapitbahay mo pa yung boyfriend mo, ang hirap kilatisin kung siya na ba yung the right one. So, paano pa kung ang boyfriend mo ay in a long-distance relationship, di ba? At real talk yan, guys. By the way, hindi ako eksperto sa mga ganitong bagay, guys, pero isa ang masisiguro ko sa inyo, lahat ng ito ay naranasan ko. Dahil ang lahat ng kasiyahan ng buhay may asawa na meron ako ngayon ay bunga ng 2 taong long-distance relationship ko sa asawa kong Ruso. Sa madaling salita, lahat ng isishare ko sa inyo ngayon ay based on my experience. So kahit hindi man ako eksperto, at least related ako sa mga ganitong topic. At sa mga nais mapanood ang LDR life ko, ang LDR story ko, click nyo lang yung link sa baba sa may description box ko, guys. At makikita nyo doon kung paano kami nag-umpisa sa LDR life namin, sa LDR story namin. So ayan, huwag na natin ito patagalin, guys. Simulan na natin tong 10 signs kung paano nyo malalaman na seryoso o mahal kayo ng ka-LDR mo. Now, simulan natin sa sign number 1. Pag nagsasabi siya sa'yo ng I love you. Napaka-importante, guys, na sabihan ka ng ka-LDR mo ng I love you. Kasi bawat words na sinasabi nyo sa isa't isa, ayun yung magiging basihan ng nararamdaman nyo sa isa't isa. Ang salitang I love you ay napaka-simple lang bigkasin. Kung minsan nga ay nabibigkas yan ng mga taong hindi talaga nila totoong nararamdaman o totoong naiintindihan yung words na yan, paano pa kaya kung yun yung nararamdaman talaga ng ka-LDR mo? Kaya kung hindi ka nasasabihan ng ka-LDR mo ng I love you, magduda ka na, hindi ka totoong mahal ng ka-LDR mo. Napakasimpleng bagay na hindi niya nga masabi sa'yo, paano pa kaya kung yung totoong nararamdaman niya. Halimbawa, tayong mga babae, paano natin ini-express yung nararamdaman natin sa kapartner natin aside sa effort na gagawin natin para maipadama natin yung pagmamahal sa kanila? Napakasimpleng bagay. Bigkasin lang yung 3 magic words na I love you. Kaya kung yan, ang bagay na yan ay hindi yan nagagawa ng ka-LDR mo, huwag ka nang umasa, hindi ka mahal ng ka-LDR mo. Napakasimpleng bagay, hindi niya nga mabigkas sa'yo, paano pa yung totoong nararamdaman niya? At kaya nga rin, hindi niya mabigkas-bigkas yun kasi hindi yun yung totoong nararamdaman niya. Siguro nagigilty siya sa loob niya, kaya hindi niya masabi yun sa'yo. Kaya huwag kang umasa, hindi yan siya totoo sa'yo. Hindi yan siya seryoso sa'yo. Ngayon, sign number 2. Ikaw ang unang naaalala niya sa umaga pagising at sa gabi bago matulog. Halimbawa, sa pagising niya sa umaga, ikaw yung unang maaalala niya. So, ikaw yung unang ititext niya ng, halimbawa, good morning my love, good morning honey, good morning sweetheart, etc. Kung ano pa yung mga tawagan yung dalawa. At ganun rin yan siya sa gabi. Hindi niya makakalimutang mag-good night sa'yo bago matulog. Dapat ganoon yung ka-LDR mo, guys. Dahil kung hindi, na lagi kanyang nakakalimutan, magdalawang isip ka rin sa kanya. Hindi seryoso yan. Now, dun tayo sa sign number 3. Kasama ka niya sa lahat ng oras at sa daily routine niya. Ano bang ibig sabihin yan? Like for example, pagising niya sa umabaga, pagkatapos niyang mag-greet, good morning my love, I'm going to take shower now,
O kaya magbibihis na ako ngayon at pupunta ako ng trabaho. Or, my love, pupunta ako sa kaibigan ko for today. Yung mga tipong ganun, napaka-detalyado na sunod-sunod kung ano yung mga ginagawa niya. Gusto niyang ipaalam sa'yo. Pag ganyan ang ka-LDR mo, guys, hawakan mo yan, seryoso yan sa'yo. Kasi nga, feeling niya, obligado siyang ipaalam sa'yo kung ano yung mga ginagawa niya sa kabilang banda ng mundo. Kasi nga, part ka na ng buhay niya, part ka na ng araw niya, part ka na ng oras niya, part ka na ng lahat sa kanya. At since magkalayo kayo, hindi kayo magkasama, gusto niyang i-emphasize yun through words. Kaya ganun dapat kadetalyado yung pakikipag-text niya sa'yo na sunod-sunod na ganyan-ganyan. To make you feel na part ka sa lahat ng mga ginagawa niya. Ngayon, ang sign number 4. Consistency of communication. Dapat consistent yung communication nyo, guys. Hindi yung nagte-text kayo for today, tapos pagkatapos ng 1 to 2 days ay mawawala siya bigla, tapos magte-text ulit. Tapos mga dalawang araw o isang linggo na naman ulit, magte-text ulit. Hindi dapat ganun, guys. Dapat consistent siya. Na kung maaari nga ay umaga, merienda, lunch, merienda, hapunan, at midnight snack, ganun yung pagte-text nyo sa isa't isa. At hindi yung pwedeng maputol ng isang araw, dalawang araw, tatlong araw, tapos babalik ulit. Tapos isang araw, dalawang araw, tatlong araw, babalik ulit. Hindi ganoon yun, guys. Pag ganyan yung ka-LDR mo, hindi yan seryoso sa'yo. Kasi ang seryosong tao, gusto niyang maging part sa'yo at gusto niya ring maging part ka sa kanya. Sa araw-araw na ginagawa mo at sa araw-araw na ginagawa niya. Maliban na lang kung pupunta siya sa isang lugar nang walang signal, pero bago din yan aalis, guys, ay magpapaalam yan sa'yo at ipapaalam niya sa'yo na mawawalan siya ng signal ng mga ilang araw, kaya hindi kayo magkakakontak sa isa't isa. Ganoon yung seryosong ka-LDR, guys. Hindi niya hahayaan na mag-isip ka ng masama o mag-isip ka ng hindi maganda sa kanya, kasi nga, since magkalayo kayo, yung verbal na usapan, yung chatting ay napaka-importante sa inyong dalawa kasi yun yung magbubuklod sa inyo lagi. Ngayon, dun tayo sa sign number 5. Hindi ka tinatago. Halimbawa, nasa trabaho siya at bigla kang natawag. Sasagutin niya yung tawag at kahit nandun siya sa gitna ng mga workmates niya, ay ipapakilala kanya sa mga workmates niya na ito yung girlfriend ko from online. Yung tipong hindi siya nahihiya na may girlfriend siya from online. O kaya nasa gitna siya ng kasiyahan sa mga kaibigan niya. Hindi siya magdadalawang isip na i-accept yung call mo sa halip ipapakilala kanya sa mga kaibigan niya na may girlfriend nga siya from online. Yung mga tipong ganun, open siya sa'yo. Or open siya about you. Now, sign number 6. Wala siyang tinatago. Napaka-importante yun, guys, na wala siyang inililihim sa'yo para hindi ka magulat sa pag-meet nyo na may ganito pala siyang bagay at mga ganyang bagay na hindi niya sinabi sa'yo. Kaya napaka-importante na magtanong ka rin kung may mga inililihim ba siya sa'yo. Kasi syempre nga, dahil magkalayo kayo, yung pakikipag-usap nyo sa isa't isa, yung komunikasyon nga ay napaka-importante. So kung sa tingin mo ay may lihim siya, tanuyin mo siya kung meron ba siyang ganun. Para maging open siya, tulungan mo rin siya na maging open siya sa'yo. Tulungan mo rin siya na mapagaan mo rin yung loob niya sa'yo. So that in that case, pag magaan na yung loob niya sa'yo, ay wala siyang itatago sa'yo, wala siyang ililihim sa'yo, kundi i-open niya lahat ng meron siya sa buhay niya sa'yo. Ngayon, sign number 7. Nagpaplano sa inyong dalawa o nagpaplano sa magiging future niyo. Halimbawa, in my case, bago kami nagkita ng asawa ko, kasi nga nakadalawang taon kami on LDR, bago kami nagkita, ay nakapagplano na siya na bago niya ako kukunin dito sa Russia, ay imi-meet niya muna ako sa Boracay, tapos uuwi kami ng Mindanao para imi-meet yung parents ko at doon niya hihingin personal yung kamay ko para nga pakasalan ako dito sa Russia. Since madali dito magpakasal sa Russia kaysa sa Pilipinas, kaya mas ginusto namin na dito magpakasal sa Russia.
Ang pagpaplano sa future ay isa rin yung patunay, guys, na seryoso siya sa'yo. Kasi kasali ka na sa mga plano niya sa future. Ngayon, ang pangwalo nating sign, nagpapadala. Ano bang klaseng padala? Kung minsan, ang napakadali talagang ipadala ay pera. Hindi ko naman sinabi na mali ang magpadala ng pera. Pero mali kung ikaw ang babae yung magpapadala ng pera dun sa lalaki. Pero kung si lalaki ang magpadala sa'yo, lalo na kung kailanganin mo about documents, tanggapin mo yan. Walang masama dyan, guys. At yun nga, pag yung ka-LDR mo ay nagpapadala, halimbawa kung hindi man pera ay stuff toy, mga bracelets, yung mga couple t-shirt, yung mga tipong ganyan, any stuffs, yan pala tandaan din yan, guys, na seryoso siya sa'yo kasi nag-i-effort siya sa kabila ng napakalayo ng agwat nyo. Lalo na sa mga okasyon gaya ng birthday mo, Christmas, New Year, sa mga tipong ganyan, yung mga importanteng okasyon na related sa'yo, na sa tingin mo ay special sa'yo. Mag-i-effort siya na regaluhan ka ng kung ano-ano sa mga special days mong ganun. Ngayon, sign number 9. Ipapakilala ka niya sa pamilya niya o sa parents niya, sa mga kapatid niya, at sa mga taong malalapit sa kanya, gaya ng mga best friends niya, close friends, at iba pa niyang mga kaibigan. Halimbawa, pag natawag ka na at nasa loob siya ng bahay, at nandun yung mama at papa niya, ipapakilala ka niya sa mama at papa niya through video call. O kaya, he is with friends, yung tipong nagiinuman o kaya nag-happy-happy, at bigla kang tumawag, ipapakilala ka sa kanila. Halimbawa, in my case, bago pa kami nagkakilala ni Tulia in person, kaibigan ko na yung mga kaibigan niya rito sa Russia, like Lida, like Slava, yung mga ganun. Inintroduce niya na sa akin yung mga best friend niya kahit hindi pa kami nagkita, kahit yung relasyon namin ay long distance relationship pa. So napaka-importante rin, guys, na habang long distance relationship pa lang kayo, ay naipakilala ka na niya sa pamilya niya at sa mga best friends niya. Pag ganun yung ka-LDR mo, seryoso yan siya sa'yo. Ngayon, the last but not the least, ang pang-sampo nating sign. Kung may misunderstanding kayo, hindi yan siya matatahimik hanggat hindi kayo nagkakaayos. Lahat naman siguro tayo ay alam kung ano ang tama at mali, di ba? So kung tayo sa sarili natin ay alam natin na tayo ang tama, siyempre, dapat yung ka-LDR mo ang manghihingi ng sorry at makikipag-ayos sa'yo ng una. Or kung minsan, sa misunderstanding nyo, hindi mo alam kung ikaw ba yung tama o mali, siya pa rin yung magpapakumbaba at hihingi ng tawad at makikipag-ayos sa'yo. May minsan pa nga, in my case, na sinusubukan ko yung pasensya niya na sa misunderstanding namin, alam ko na ako yung mali. Actually, maliit lang naman yung misunderstanding na yon. Pero to test his patience nga towards me, ay gusto kong malaman kung hanggang saan yung kaya niyang ipagpasensya sa akin na kahit alam kong mali ako, ay sinasadya ko na patagalin yung misunderstanding namin. At dahil nga seryoso siya, siya yung makikipag-ayos at kahit nga alam niya na ikaw yung mali, ay aaminin niya na kunwari siya yung mali. Siya pa yung hihingi ng sorry para lang magkaayos kayong dalawa. Kasi nga, seryoso siya sa'yo. Kaya kahit nga sa konting mali, na alam niyang ikaw yung mali, ay aaminin niya, aakuin niya yung responsibilidad para lang magkaayos kayo. Kasi ayaw niyang mawala ka. Kasi nga, seryoso, umahal ka niya. Ganun yon. Guys, ang long distance relationship ay relasyon na hindi napakadaling gawin. Ito ay isang bagay na patibayan ng loob, patibayan ng isip, at patibayan ng pasensya. Kasi napakaraming bagay na hindi mo magawa sa ka-LDR mo. Especially about touching. Kasi alam naman natin na ang pagmamahal ay pagpapakita ng affection. And to express your affection, napakadali lang sana kung magkasama kayong dalawa kasi mahahawakan mo siya, mayayakap mo siya at kung ano pang magagawa mo at kung ano pang maibibigay mo sa kapartner mo. Pero sa long distance relationship, guys, lahat ng affection na pwede mong maibigay ay kailangan mo idaan sa salita.
Kaya nga, yung sampung signs na yun ay napaka-importanting basihan para makilatis mo yung ka-LDR mo na seryoso ba siya sa'yo para hindi naman kahit papano masayang yung panahon na ginugugol mo sa kanya. Sa buhay natin, ang pinakamahirap i-invest ay yung time. Kasi pag nalugi ka, ay hinding-hindi mo na mababawi. Lahat ng lumipas ay lumipas na yun. Leo Putin is on my back. Kaya napakahalaga guys na i-invest mo yung oras mo sa taong tama sana. Lalo na sa long distance relationship na hindi mo makuha ang inaasam-asam mong future sa kanya ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan, limang buwan lang. Kung minsan talaga ay kailangan mo ng taon o higit pa para mas makilala mo siya ng husto at magka-developan pa kayo ng husto. At syempre pa, lalo kung ikaw ay Pilipina na nasa Pilipinas, tapos siya naman ay nasa ibang bansa, napakalaking hamon sa inyong dalawa guys ay yung paglalakad ng papel. Kasi hindi lang oras ang kinakailangan, kundi pati rin pera. Kaya napaka-importante na yung ka-LDR mo ay seryoso o mahal ka. Kasi pagtsatsagaan ka talaga niya, especially sa paggastos ng paglalakad mo ng papel papunta sa kanya. Kasi alam naman natin ang paglalakad ng mga documents sa Pilipinas ay napakamahal at hindi ganun kadali. Kaya napaka-importante na seryoso yung taong magmamahal sa'yo na ka-LDR mo kasi nga yung paglalakad ng papel ay hindi ganun kadaling gawin sa Pilipinas. Ipagpalagay na natin na may trabaho ka at malaki yung sahod mo. Pero sa pagpunta mo sa kanya, gugustuhin mo bang ikaw lang ang gumastos? Siyempre, kung future nyo ang pag-uusapan, dapat dalawa kayong magtagpo sa gitna at hindi lang yung ikaw yung pupunta sa kanya o kaya siya lang yung pupunta sa iyo. Dapat dalawa kayong pupunta sa gitna kasi para yan sa inyong dalawa. Kaya kung ikaw lang yung gagastos papunta sa kanya, parang jahe naman yan sa iyo, lalo na kung ikaw ay babae, di ba? Parang hindi ganun siya katamang tingnan. Kaya mas maganda talaga na seryoso o mahal ka ng ka-LDR mo kasi hindi kanya pababayaan sa mga gastusin sa paglalakad mo ng dokumento papunta sa kanya. So that's all guys. I hope makatulong sa inyo itong video ko para makita nyo rin yung the one nyo para hindi lang ako ang happy at marami tayong magiging happy. Lalo na sa buhay may asawa guys kasi yung buhay may asawa natin ay yung magiging next chapter ng buhay natin na parang panghabang buhay na. So thanks for watching. See you on my next video. Bye bye!